Kita sepenati nanti mahkamah ini yang mahal, tapi mukisang menelangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, there is Heavenly Father. Hallelujah, through the leading prayers of your eight-time prophet, our beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, I beseech you, Lord Jesus, hallelujah. Open the understanding of our beloved brethren, God. Touch your heart, Lord Jesus. Anoint the word of God, hallelujah. Give me wisdom and knowledge. Impart your words, gospel, and in your holy mighty name, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, cast out demons of unbelief and doubts. Hallelujah, in Jesus' name. Amen, amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Isang napakalakas na palakpak sa pinahal ng Panginoon, mga mahal. Hallelujah, the highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the eight-time prophet of our loving God, our beloved of the evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida. And we choose the blessed memories and teachings of our beloved, our dear beloved noble assistant pastor, Luis Almeida. So, lahat ng mahal na kapatiran, and I also greet the whole family of our beloved pastor, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, dito sa Indrili Outstation, amen. Isa-isahin ko bang mentionin minamal ang mga lugar? Baka mayroon akong hindi ma-mention. At uuwi sila na magtampo sa akin. Amen. Hallelujah to our beloved viewers. Pinapanood po tayo sa iba't ibang dako ng buong mundo, minamahal. Palapakan natin ang ating mahal ng Panginoon. A pleasant evening na ba? Afternoon pa. After condition number one, everybody say, praise the Lord. Proverbs 8:18. Ang ating Panginoong Diyos ay nangako sa atin na tayong lahat ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. 8:18 ng Proverbs, ito po ang nakasulat kay Nick. Dito sa Kawikaan 8:18, ganito pong nasusulat. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at kapwiran. Riches and honor are with me. Yeah, durable riches and righteousness. And according to Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. Ate po kasahin. Dito sa Genesis 22 ng Kawikaan, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Amen. Amen. Wala siyang idaragdag na kapanglawan pag ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Huwag mo lang siyang kalimutan. Amen. Ha? Kasi pagkalimutan mo mula Panginoon, doon na mag-umpisa. Katulad ng Israel. Sinong mag-akala minamahal ng Israel ay yayaman ang mga Israelita? Sila po yung lahi na palaging pinapalayas. No? Ilang beses na sila pinalayas sa Kanaan. Noong kapanahonan ni Moises, si Moises ang nagdala sa kanila balik sa lupang pangako, sa Kanaan. Then, nagkaroon na naman ng gera, nagkalat na naman ng mga Israelita, at sa panahon ni King Zero ng Persia, which is Iran sa ating kapanahonan. Yung Iran ay Persia po dati. Ginamit po si King Zero at pinabalik ang mga Hudyo sa lupang pangako. Amen. At nagkaroon na naman uli ng gera, revolusyon.
Noong 1870, sila po ay under ng Roman Empire. Winasak ang templo at na-erase ang bansang Israel. At wala na po sa mapa. At ito'y pinilitan ng Palestine hanggang 1947. Imaginin mo yun, ha? 1870, wala na ang bansang Israel, nagkalat na naman sila uli, at ibinalik lang sila 1948. So ilang siglo na wala ang Israel. So sa mga modern people na nakatira doon, ang kanilang alam, wala talagang bansang Israel. Ang kanilang alam, ang bansa ay Palestine. Pero biblically, mayroong bansang Israel. Amen. Divided into 12 tribes. Lahat yan predicted ng mahal na Panginoon na magkalat sila. Tapos, pagdating ng panahon, pag sila ay magbalikan na at ma-establish na yung bansang Israel, iyan na po yung sinyalis na babalik na ang mahal na Panginoon. Amen. Bakit hindi naniwala ang mga Israelite kay Kristo na siya nga ang Misaya? Na halos lahat na propesiya sa Old Testament ay tamang-tama mangyayari sa ating mahal na Panginoon. Kung saan siya isilang, kung anong mangyayari pag siya isilang, sa isya isilang, nakapredict na lahat yan. Na dahil sa kanya, maraming mga bata na timorder. O di ba? Nung nalaman ng hari na mayroon palang tagapagligtas ang Israel na isinilang sa Bethlehem, o anong utos ng hari? Patayin lahat ng mga batang lalaki na may edad 2 years old. Dahil yun yung kuninto ng tatlong wise men na pumunta doon at nag-alay sila ng gift sa Misaya. Amen. Uli, pasikrito. Saan ba yung Misaya? Sabi nung hari. Kasi sasambahin ko rin siya. Pero nag-uto siya. I-murder lahat ng mga batang lalaki. Na mga unang yung firstborn. Yung kumbaga panganay. No? Panganay ng mga lalaki. O, predicted din yun. Nasa Bible din yun sa Old Testament na pag isinilang ng Misaya, ganun ang mayayari. Yung kanyang kamatayan sa krus, na siya ay talagang sinugata, lahat-lahat, binugbog, pinapahiya. Predicted pa rin yun sa Bible, sa Book of Isaiah. Pero bakit ang mga Hudyo minamahal na nanatili pa rin na hindi naniniwala kay Kristo na Misaya nila? Dahil mayroong prediction sa Bible, sa Old Testament, na hindi nangyari sa kanya. Yung sinabi sa Biblia na siya ang tagapagligtas ng mga Hudyo at ang mga Hudyo ay hindi na maaalipin sa ibang bansa. So kung napansin niyo, minamahal, di ba, sumisigaw sila, siya ang hari ng mga Hudyo. Siya yung inaasahan na mamuno sa mga Hudyo, labanan ang mga kasundaluhan ng Roma. Pero hindi yun ang nangyari. Anong nangyari sa kanya? Siya ay pinako sa cross at doon, minamahal, natisod ang mga Hudyo ay hindi pala siya ang Misaya. Kasi ang Misaya, tagapagligtas natin, iligtas tayo sa kahirapan. Hindi na tayo lalayas dito sa bansa natin.
At maliban pa doon, minamahal, mayroon siyang mga pronouncement na hindi matatanggap ng mga Hudyo. Yung sinabi niya doon sa may sakit, "Anak, ang iyong kasalanan ay napatawad na." Eh, ang mga Hudyo, lalo ng mga iskrib at Pariseo, ay nagbabasa ng kasulatan niyan. At walang ibang magpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Everybody say praise the Lord. So, lalo na yun. Ay, hindi nga tayo, hindi ito ang misaya. Eh, tao lang siya. Eh, bakit sabi niya napatawad ng kasalanan? Diba? At sabi pa niya, "Wala pa si Abraham, ako nga." Lalo na. Ialam nila kung sino yung mama niya. Alam nila kung sa kailan siya isinilang. Alam nila kung saan siya isinilang. Tapos sabihin, "Wala pa si Abraham, ako nga." Oh, talagang nag-isip ng mga Hudyo, ay talagang nagpaka-Diyos ito. Hindi ito misaya. Lalo na sinabi niya, "Ako at ang Ama ay iisa." Ay, talagang gusto na niyang patay. Dumampot na sila ng bato. Gusto siyang batuin hanggang mamatay. Kasi iya po ay nasa kasulatan. Pag ikaw ay namumusong, nagsasalita ng blasphemy sa Diyos, pwede kang batuin hanggang mamatay. Lalo na yung sinabi niya, "Wala pa si Abraham, ako nga." John 8:58 and 59, ating pupasahin. Pakinggan po ninyo. Dito sa 1:58-59, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ay pinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kanya." Natapuat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Diba? Bago pa isinilang si Abraham, ay ako nga. Nung narinig nila yon, dumampot sila ng bato para batuin siya. O anong sinabi? Nagtago siya. Ano bang ako nga? Bakit nagalit ang mga Hudyo nung sinabing wala pa si Abraham, hindi pa sinilang si Abraham, ay ako nga? Basahin natin, Exodus. Dito sa Exodus 3:13-14, "At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ng Israel at sabihin ko sa kanila, sinugo ako ng inyong Diyos, ng inyong mga magulang, at sabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako iyaong ako nga. At kanya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Oh? So nagpakilala ang Diyos kay Moises, anong pangalan mo? Ako si ako nga. Amen. Amen. At sinabi ni Jesus sa mga iskrib at Pariseo, wala pa si Abraham, ay ako nga. Okay. Inangkin niya na siya ang Diyos. Everybody say praise the Lord. So, lalong natisod siya. Natisod sila. Hindi talaga nila tinanggap. Sabagay, sabi ng Bible, siya ang katitisuran ng mga Hudyo. Katitisuran siya. Pero sa mga anak ng Diyos, sa mga Christian, he is the cornerstone. Everybody say praise the Lord. Siya ang pundasyon ng ating pananampalataya. So balik tayo doon. Dahil hindi natupad yon sa kapanahonan ni Kristo nung siya nagkatawang tao, totally nireject nila. Which is, hindi nila naunawaan na mayroon pong tinatawag na gap bago mangyari yung sinasabing iligtas ang mga Hudyo sa mga papatay sa kanila. Now, may gap po yun.
Kasi hindi po nila naunawaan, minamahal, na mayroong second coming. Everybody say praise the Lord. Ang kanilang alam lang, yung pagparito ng Misaya. First coming. Mayroong pong second coming. So yung gap na yan, ilang years na ba? Mula ng malapino na isinilang hanggang sa ating kapanahonan. More than 2,000 years. Everybody say, praise the Lord. No? So, dahil ni-rejects ang mahal na Panginoon ng mga Hudyo, so nagkaroon ng gap. Yung gap na yon, doon naman tayo pumasok. Dahil sa kanilang pag-reject sa Misaya, nagkaroon ng kaligtasan ng mga Hintil. Sino po yung mga Hintil? Yung mga hindi Hudyo. Filipino, Amerikano, Arabo, Palestino, Australiano, Japanese, Chinese, lahat basta hindi Hudyo ay tinatawag na Hintil. Pasalamat tayo na nireject ang Panginoon ng mga Hudyo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, yung church, di ba si Saul? Sabi niya, Saul, pinili niya para sa kaligtasan ng mga Hintil. Si Pablo, Saul ang pangalan nun. Saul. So, saan ba siya nagpipreach nung siya ay nagiging apostol? Si Apostol Pablo. Nung nahulog siya sa kabayo at nagbulag siya, bakit mo ko inuusig? Sabi niya, sino ka, Panginoon? Sumagot ang tinig, ako sa Jesus. Amen. Oh, yung mga nagtuturo na tao lang, si Kristo, talagang malaking kasinungalingan yan. Yung tao lang, pag-akit niya sa langit, nandoon na siya. Bakit nagsalita yung Moses? Ako sa Jesus. Amen. Oh, di Diyos si Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kasi tapos na siya kumakit sa langit nun eh. Ha? So, sabi na gagamitin kita, I have chosen you para sa kaligtasan ng mga Hintil. Sabi ni Paul, ang aking tinuturo sa inyo ay hindi ko nalalaman sa tao, hindi nanggagaling sa tao, walang nag-share sa akin, direkta sa Diyos. Everybody say praise the Lord. O, sabi niya, kung mayroong magturo sa inyo, anghel man siya galing sa langit, o ako man, o kahit sino man na iba sa aking tinuturo, itakwil. So galit na galit ang mga Muslim kay Paul. Dahil iba po yung katuruan ni Muhammad sa katuruan ng Biblia. Lalo na ang tinuturo ni Apostol Pablo. So sabi ng mga Muslim, yan si Pablo hindi kasama yan. Hindi kasama sa 12 disciples yan. Bakit kaya sila galit? Yung pala, natamaan sila doon sa sinabi, pag mayroong magturo sa inyo, anghel man siya, o ako man, o kung sino man, na iba na sa ating tinuturo, itakwil. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano bang tinuro ni Pablo? Patungkol kay Kristo. Na patunay na si Kristo ay hindi tao lang. Ayon sa 1 Corinto 15:47, mabasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 47. Yan po yung nakasulat. Ganito po ang pagkasabi dito sa banal na natin. Sa banal na aklat, dito po sa aklat ng mga taga, unang taga Corinto, chapter 15, verse 47. Ang unang tao ay taga lupa, nauukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay taga langit. Amen. Sa 45. Sa 45. Gayon din naman nasusulat, ang unang tao, si Adam, ay naging kaluluwang buhay. Ang huling
Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ayun. Yung unang Adam ay nagiging kaluluwang buhay. Genesis 2:7. Nung nilalang ng Diyos ang tao galing sa alabok, kumpleto na, may mata, may ilong lahat, pero patay. Inihiba ng Diyos ang butas ng kanyang ilong at ang ilong, at ang tao ay nagiging buhay na kaluluwa. Amen. Eh, yung sinabi yung ikalawang tao, siya ang espiritong nagbibigay ng buhay. Sino ba yung nagbibigay ng buhay sa unang tao? Ang Diyos, siyempre. Siya ang gumawa ng tao mula sa alabok ng lupa. At inihipa niya yung butas ng ilong. At ang tao ay nagiging kaluluwa mo ay buhay. At ang sinabi doon sa ating binasa, ang ikalawang Adam, ikalawang tao, referring to the second man, na galing sa langit na siyang Panginoon, ay siyang kaluluwa, spirit that giveth life. Siyang espiritong nagbibigay ng buhay. So, confirm, yun pala galit sila. Si Kristo pala, siyang Diyos na lumalang ng tao. He is the God that created the heaven and the earth. Amen. Oh, yung katotohanan na yan ay pilit itago ni Satanas yan. Ha? Huwag na kayong mag-aral sa patungkol yan. Oh, gusto ni Satanas, huwag pag-aralan yan. Kasi maraming mamulat. Ang gusto ni Satanas, to kill, to steal, and to destroy. Pagtayo ko sa pulpito, huwag ka nang mag-aral patungkol kung Diyos ba si Kristo tao. Tirahin mo na lang yung hindi mo kagampi. Tapos na ang preaching. Yan ang trabaho ni Satanas eh. Ha? Tapos na ang preaching. Hindi ka na magbasa-basa pa ng Bible. Ha? Magmaritis ka na lang sa kanto. Bukas ka sa Facebook, maraming maritis dyan. Mga chismis na wala naman sa katotohanan. Oh, ayun na, dalhin mo na yun. Yan ang nangyari ngayon sa mga Christian churches. Pasikatan, oh, pagandahan ng mga singers. So, hindi na pagpupuri. Ang nangyari, performance na. Mga entertainers na. Kasi ang totoong pagpupuri, hindi lang dito nagpuri. Sa bahay, nagpupuri ka. Amen? Pero kung dito ka lang nagpuri, edi performance, pagandahin mo yung boses mo, oh, salamat, ganda ka ng boses. Nag-loy na kasi ako eh. Minom ako ng ginger eh. Kung gumaganda nga ang boses mo, hindi mo naman na-feel ang presence naman ng Panginoon. Yun yung ginagawa ng ibang mga churches na mimili ng ikaw, pwede ka mag-wire kasi matangos ang dilong mo, maganda ka. Ikaw, wapo ka. No? Tapos, i-audition yan, boses. Go, maganda boses mo. Pero dito sa Jesus mo kasi, ay hindi ka pwede kumanta, hindi ka mag-ayuno. Ay talaga naman. Sinong gaganda dyan? Lalim ng mata mo. Butot balat na. Nawala yung ganda mo. Ha? Nagkagunawala yung kagwapo mo. Nung dumalo ako dito nung prosada sa Baguio, that was 1991, talagang palungon-lingon ako. Nakaputis na, naka-necktie. Tapos mahabang buhok. Pero walang mga make-up. Parang wala talaga. Walang pulbo lang yata. Yung iba nga, wala pulbo-pulbo. Tapos ang lalim ng mga mata, payat. 10 araw pala bago ka makasama sa krusada, pindis. Eh, sino mo pwedeng magpaganda ng ganun? Talaga, huli ganun lahat ng mukha. Yun palang sekreto ng Jesus Miracle Crusade na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, kailangan, yun ang pinaka-fundamental para kikilos ang presensya ng mga Panginoon.
Amen. Baka may magtanong, baka naman hirap pa sila noon ba? Wala pa silang pambili ng pulbo. Wala pa silang pambili ng make-up. Mayroon namang make-up ngayon na hindi malata. Kung kulay itim ka, itim din ang make-up. Alam mo, kulay itim ka, tapos mag-make-up ka ng puti, yun o. Mahalata. So, kung anong kulay ng balat mo, yung maging kulay. E paano ngayon, pag-iiyak ka? Eh, yung first layer pala green. Second layer, yellow. Third layer, brown. Pag-iiyak ka ngayon, lilitaw na yun. Lilitaw na yung green, lilitaw na yung yellow, brown. Magkalat na yung make-up mo, di para ka nang sumali sa ati-atihan yan. So hindi ka ngayon, ayaw mong mapawisan, ayaw mong umiyak kasi baka matunaw. Amen. O yun, puri ka ganun. Maya-maya pag may pawis. Oh. Pero pag wala ng make-up, ay, kahit si punto, lolo, hala, gulong-gulong ka dyan. Hindi pabayaran ng pera ang presensya ng mga Panginoon. Amen. O mapalag na tayo. Dito nilagay ng mga Panginoon yung kanyang presensya. Kasi hindi naniwala ang mga Hudyo sa kanya. Sabi ng mga Hudyo, ang kaharian ng Diyos ay ilipat ko sa isang bansa na doon magbubunga. Mateo 21:43. Basahin po natin. O bakit napunta sa atin? Ayan, pangako ng mga Panginoon niya. 21:43 ng Mateo. Pakihanda ang 1 Corinto 4:20. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 21, versikulo 43. Ganito po nasusulat. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang magkakabunga. Amen. So sinabihan na pala ang mga Hudyo, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay ko sa isang bansang na magkakabunga. Amen. Ano ba ang kaharian ng Diyos na inalis sa kanila? 4:20 ng 1 Corinto. Ito po sa aklat ng mga unang taga-Corinto, chapter 4, verse 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Palapagan natin ang ating. For the kingdom of God is not in word but power. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi kapangyarihan. So ang inalis ng mahal na Panginoon sa mga Israelita ay kaharian ng Diyos. Nung hindi pa inalis, ay karaming himala sa Israel. Signs, wonders, and miracles, mababasa mo sa Bible. Bulag, nakakita. Lumpo, nakalakad. Ay, yung pilay, nakalakad. Yung patay, binuhay. Ano pa? Kitungi, nagsilinis. Iba, Hudyo lahat yun. Amen. Yung nandoon sa templo, na isang lumpo na mula sa pagkasilang, dumaan si Pedro at si Juan. O ano sabi ni Apostol Pedro? Silver and gold have I none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Tumayo yung lumpo. Nakalakad, pumasok sa templo. Nagtalong-talong, nagpuri sa mga Panginoon. O yun yung kaharian ng Diyos. Pero inalis na mga Panginoon yun. Ibinigay sa isang bansa na doon magbunga. So mag-isip tayo, saan kayong bansa na ibinigay yun ha? Inangkin ng Roma yan. Meron akong katsat na pari. Sabi ko, ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Bigla kong binigyan ng versikulo. Mateo 21:43. Pagbasa ko. Inilipat ng Diyos sa ibang bansa. Inangkin ng Roma. Ang bansa daw na nilipatan, Roma. May himala bang Roma? Yung mga fake na himala, yung lumuluha yung birhen, yung pala yung lumuluha na birhen doon sa aguo, nilagyan pala ng asin, ng buo dito sa ulo. Tapos
may connection na dito sa mata, pag tikman niyo yung luha, maalat na. Asin, paano hindi maalat yung asin dito? Oh, it takes 2 years bago ibinulgar. Hocus-pocus pala, fake miracle. Nilagyan ng asin dito. Ganun din ang nangyari sa mata. So, nag-expose si Nurse Prose na ganun din ang ginawa. Sa Birhen sa Naga, nilagyan na nga siya ng ulo. At lumuha. Lahat ng mga Katoliko na umalis na sana, nagbalikan, oh, lumuha! Nag-gro! Oh, granting, totoong luha, anong pinag-gro? Nagbago ba ang tao? Gumaling ba ang sakit? Lumuha lang, lumuha! Kung totoong lumuha, siguro umiyak siya, kawawa naman kayo. Paniwala kayo sa akin, wala akong magagawa sa inyo. Si Kristo lang talaga ang tagapagligtas. Amen. If fake pa na luha, lalo na. No? So, sa Amerika, sa Australia, o may nagsabi, may malaghimala din doon. Malapay noon, pinahintulutan yung pandemic. Ano yung pandemic? Buong mundo affected. Yung nagpatuto kanina, kahit daw nakabalot sila, natatablan pa rin. No? Buong mundo affected. Sarado ang Vatican, sarado ang Mecca, sarado ang mga templo ng iba't ibang churches sa buong mundo. Ang bukas lang at matitigas ang ulo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Dahil nasa atin ang kaharian ng Diyos. Signs, wonders, and miracles nangyayari sa buhay natin. Sabi ng kapitan na tumawag sa akin, Brad, nagkunda kami ng research. Lahat naman ng mga churches sumunod sa amin, maliban sa inyo, ang tigas ng ulo niyo. Sasabihin pa naman, buhay ang Diyos namin. Bakit kami, Brad? Patay ba ang Diyos namin? Sabi ko naman sa sarili ko, bakit ako ang magsabi? Kayo na ang magsabi. Basta kami, ang Diyos namin, buhay. Amen. Ikong buhay ang Diyos ninyo. Tumayo kayo sa inyong palapalatay na buhay ang Diyos ninyo. Kaya kung hindi kita tayo. Ayaw talaga niyong magbabakuna, Brad. Ayaw talaga. Dahil, ako nga ang tinatawag doon sa hospital pag mayroong mga COVID positive, pupasok ako doon, nilihans. After na nilihans, sabihin ng doktor, negative na. Sabi naman niya kanyang husband na isang retired colonel ng army, wala talaga imposible sa Diyos. Totoo na may Diyos. Oh, anong sabi ng kapitan? Brad, mag-ingat kayo sa amin, meron na kaming virus, na-inject na kami, pwede kayong mahawaan. So, mag-face mask lang kayo. Dahil pag kami ang makausap nyo, yung virus na tinurok sa amin, pwedeng lilipat sa inyo. Yung pala, yung bakuna na pala yun, virus pala yung tinurok. Buti na lang tayo hindi tinurokan. Amen? Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi mayroon kasi pangyayari na kinagat ng ahas, hindi natatablan. Dahil mayroon silang karanasan na itong tao na to, kinagat na ng ahas noon, hindi namatay. So, ibig sabihin, may naiwan na venom sa kanyang katawan. Pag kagating siya ng ahas, hindi na siya matatablan kasi mayroon ng venom kukontra. Amen. Yun yung teori na kinuha nila. Pag injectionan ka ng vaccine ng coronavirus, ibig sabihin, mayroon ng virus sa katawan mo. Pag ma-expose ka sa coronavirus, hindi ka na matatablan dahil may virus ka na. Yan ang dahilan na yung mga taong grasa, kahit nagkakamayan, naglalangaw yung kanilang mga kinakain, hindi sila nagkakasakit dahil dati nang may germs. Everybody say praise the Lord. Diba?
Bakit yung kaumbrasa doon po? Naulan na, nainitan, kumain ng mga panis, hindi nagkasakit. Eh, siyempre, parang magkasakit na, medyo inis na siya. Oh, immune na siya. Oh. Pero kung yung anak mo, protected talaga, anak, huwag kang lumabas, mainit sa labas, aircon ka palagi, anak. Anak, huwag kang humibo. Huwag kang humibo ng mga, anak, mag-wantis ka, anak, mag-globes ka, kasi may mga germs. Paano ngayon kung mag-aaral na yung anak mo? Ayun, kunting maulanan. Ubo-ubo na yun kasi hindi sanay. Di ba? Oh, hindi sanay. So yun yung nakuha ng lechon eh. Pero sa atin, dahil templo tayo ng mahal na Panginoon, pabayaan ba tayo ng Diyos? Yung ating katawan, templo niya. Pabayaan ba niya na magkasakit yun? Hindi, pangako nga dyan eh. Hindi lang pagpapala. Enduring blessings, walang hanggang pagpapala. Mga kapatiran natin dati, kilala ko naman yung ibang mga kapatiran dito dati. O sumasakay sa libreng jeep, ngayon may mga sasakyan na. Kung magpalibre tayo ng jeep, siguro para dadalo dito sa Indrele, ay kuya, ayaw ko yun sa jeep, aircon yung sasakyan. Pinagpala na, kuya, diba? Eh dati, pagkatapos ng gawain doon sa... Naalala ba niyo? Wala pang kalsada yan? Pagkatapos ng operat, puro mga tricycle. Hindi pa makaakyat doon sa akyatan doon, di ba? Pero ngayon may kalsada na. Oh, wala lang paparkingan yung mga sasakyan. Pinagpala na naman ang Panginoon. Kaya, pag dumating yung pagpapala, huwag lang kalimutan ang mga. Huwag natin gayahin ng mga Hudyo na nakakalimot tuloy na punta sa atin. No? Ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Ang tanong, paano si mga pastor maging propeta? Eh, hindi naman siya Hudyo. Filipino siya. Ayun ang hindi mo alam. Si mahal na pastor, ang dugo sa side ng mother ay isang Israelita siya, Hudyo siya. Ang pamilya ng kanyang mother ay galing sa Israel. Katunayan, binigyan sila yung mga kapatid ni Philomen Minister Fox, ang mga kapatid ng mga pastor na sa Amerika, binigyan sila ng certification ng grupo ng mga Hudyo sa Amerika na sila ay kinikilala na tunay na may dugong Hudyo. Amen. Yung palang malapastor, grabe katapang. Sabi ng mga abo saya, wala pa kami nakilala ng mga Pilipino kasing tapang ng pastor. Pilipino, sinabi niya, wala pa kami kahit general. Pag pumapasok dito, dala pang kinigera. Pero yung pastor niyo, pumasok dito, dala Biblia. At yung Biblia na yan, bawal pa sa amin yan. Pugot ulo. Pero yung pastor niyo, hindi natatakot. Shoot me now! Sira yung armalite mo! Pinaputok sa taas, pumutok. Tinutok sa katawan ng pastor, kinalabit ng ilang bisis, walang isang bala pumutok. Tinuha 45, pinaputok sa taas, pumutok sa katawan ng pastor, hindi pa rin pumutok. Sabi nila, may anting-anting itong mga tao ito. Lahat ng mga kasama ni Pastor Almeda, mga black belter dyan. Papatay mo na ng 10 abo sayap yan. Huwag kayong lumapit, huwag niyong hawakan yan. O natakot sila. Ay nung binumba ng military yung kampo nila, alawakbar sila ng walakbar, wala namang effect. Ang mahal na pastor, hallelujah, Jesus. O napansin nila, pag mag-hallelujah ng mahal na pastor, iniingatan sila. So pag nakakita na sila ng helicopter at saka tura-tura, o mga hallelujah, manalangin na kayo sa Diyos nyo para iligtas tayo. O, tingnan mo. Na-realize nila, hindi pala si Allah ang magliligtas sa kanila. Si Jesus pala. O, na-expose na sila isang kubo. Nandun ang magpaso sa ilalim. Iniwanan sila ng kubusep, nagtago sa mga kahoy. Expose yung kubo. Nakita ng tura-tura. Sumigaw ang mga busaya, mamatay na kayo dyan. Magsialisan kayo dyan. Sabi ng pastor, dito matay magpura. Uri siya sa ilalim ng kubo.
bumaba na yung tortura. Pag-agat, nag-iwan ang bumba. Hallelujah, hallelujah. Parang tinapik yung bumba, tumalsik sa malayo, doon pumutok. Maya-maya, biglang nagkaroon ng clouds, pulak. Umalis na yung tura-tura. Hindi na makita yung upo. Ano sabi ng mga busaya? Wala kaming masabi sa iyo, Pastor Almeida. Bayani ka ng mga Kristiyano at Muslimo. Lonely Evangelist Almeida. Sabi ni Wale, aywan ko kung buhay pa yung si Wale. Tama yung sinabi niya. Lonely. Hanggang ngayon, buhay na buhay natin. So, yan ang dapat mensahe ng mga mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Huh? Wala yung ibang pastor yan. Walang ganyan yan. Gusto, dibati. Dibati tayo. Dibati. Hindi naman ito binigay ng Diyos para dibati yan. Binigay ito para sumpin. Amen. Huh? Mamuhay na may kabanalan. Magtapat sa pagbibigay. Dumalo ka lagi sa gawain. Kailangan pa bang dibatihan yan? Hindi na. Pag nasa Jesus Christ ka pa, kailangan ka bang magtanong, buhay ba ang Diyos dito? Buhay talaga. Mula nung nabautismoan ka dito, hindi ka na uminom ng gamot. Amen. Dati wala kang bahay ngayon. Sabi nga ng mga kapatiran doon sa Manila, hindi na nila mabilang yung apartment nila. Amen. Hindi na nila alam kung anong sasakyan ang dadalhin para lumalo. Eh dati, naglalakad. Totoo ang pangako ng Allah. Everybody said praise the Lord. So, huwag kang manlupay-pay. Pagsabihin sa'yo, bakit ka naglumipat ng reliyon? Huh? Gagapang ka sa hirap dyan. Huwag ka nang gumanti. Babalik sa kanila yun, gagapang sila sa hirap. Amen. Huwag kang gumanti. Kasi pag gaganti ka, gagapang ikaw, gagapang sa hirap. Babalik sa'yo yun, gagapang ka rin sa hirap. Lugit ka. Huwag ka nang gumanti. Pag sabihin, gagapang ka sa hirap, ma-out blessing ka, balik ka rin mo. Pagpapalaid ka ng mga puro. Yayaman ka. Magkaroon ka ng maraming sasakyan. Pag babalik sa'yo yun, oh, ikaw yung magkaroon ng maraming sasakyan. Ikaw yung pagpapalay. Amen. Oh, ganun lang. Wisdom galing sa Diyos. Kasi pag once na magantihan na, wala lang Diyos dyan. Pabayaan ka. Satanas na ngayon ang parang sabong ba? Sinasapog yung manok. Oo. Pinupustahan ang magkabilaan. Mag-awa yung dalawang manok. Ang mga sugarol na din natutuwa. Sige, away kayo. Totoo, may pusta mo lang. Bumusta ko dito. Bumusta dito sa kabila. Kung sino mananalo dyan, di. Panalo pa rin ako. Oh, ganun si Satanas. Eh. Pag sino mananalo, sa kanya pa rin. No? Sa mga Panginoon, be humble. Patuloy na maglingkod sa tanong. Amen. Amen. Oh. Malay natin. Mag-request ang Israel ng krusada. Sino gusto sumama? 40 days fasting. Oh. Ano ba? Balikan o one way? Oh, grabe naman ng one way. Ibig sabihin, isang biyahe lang. Paano mo makabalik? Nung panahon ng Saddam Hussein, si Saddam Hussein ayaw magbigay ng visa. Pupunta ang malupastor talaga. Pero sabi ng malupastor, kahit hindi ako pumunta, pag magpalipad si Saddam Hussein ng mga misan, suspended in the air. Kung mayroong babagsak sa Kuwait, walang puputok na misan. Nung nagpalipad nga si Saddam Hussein, nagtaka yung radar ng Amerikano para puminto sa ire. Pagbagsak, hindi pumuto. Nagkatotoo ang sinabi ng propeta ng walang Panginoon.
Alam ba niyo yun? Minamahal? Hindi niyo alam yun. Yung mga baguhan. Amen. O, dapat yun ang malalaman. Yung history ng ating church. Everybody say, praise the Lord. Yung mga pinagaling. Yun lang dapat alamin eh. Ha? Yung mga pinagaling sa cancer. Yung mga bulag na nakakita. Yung mga kitungin na pinagaling dito. Ano bang pangalan nun? O, magtanong kayo kay Brother Jobe. May rin siguro siyang record niya. Brother Jobe, sino ba yung mga gumagaling ng mga may kitong? Tingnan natin sa file. Ulit bigay sila. Diba? Yun busy tayo doon. Para pagwas na mag-preach tayo, mag-share tayo, meron tayong bala. Everybody say, praise the Lord. Or yung sarili mong patutuo. Talagang galit na galit si Satanas sa sarili mong patutuo. Gusto niyang i-destroy yun. Ngayon, sabihin mo ako, minamahal dati. Hindi na, dati nasigiro ako. Ngayon, minamahal, hindi na ako umiinom. Natukso ka ngayon. Sinabi sa'yo, red wine lang yan. Uminom ka ngayon. Pag inom mo, talunan ka na ng Diyablo. Minamahal, dati ako pal... Umiinom ako. Ngayon, minamahal. Minsan lang, no, nakainom ako. Natukso ka ako, minamahal. Wala na! Ineffective na yung patutuo mo. Minamahal ako, gumaling mo. Minamahal, kasakit ako. Gumaling, wala na akong gagalingan. Gumaling ako dito. Tapos nagkaroon ng lagnat. Sakit talaga ng ulo. Bili ka na lang, ano? Paracetamol. Nakainom ka na ngayon ng paracetamol. Baka pagpatutuo ka pa ba? Wala na. Naisahan ka na. Pero kung ikaw ay tumayo sa pamamatay, pamatay mo po ay sa malapinon. Oh, grabe yung patutuo. Amen. Awitan natin na ating mga pag-aaral. Huli sa akin po kayo. Kung mayroon na tayong pagkukulang sa malapinon, di ba yung ating mga mga kapatid, nagpatutuo kanina? Nanginig na yung kanyang anak sa kanyang kamay. Alam niya na malagutan na ng hininga. Sabi ng kanyang anak, pa, huwag itigil ang pagpupuri. Tuloy-tuloy ang kanilang pagpupuri. Bumalik yung init ng kanyang katawan. Nakasurvive ang anak niya. Nung ako'y nag full-time worker at nasayan ako sa Leyte, gusto kong umuwi sa Bohol. Gusto kong lumabas sa pagka-worker. Bigla akong nakaramdam, para akong nahulog. Tumayo ako, naglalakad ako, parang wala akong inaapakan, parang nahuhulog ako. Hindi ko na may balanse ang aking katawan. Kumarap ako sa salamin, puting-puti na yung aking katawan, pati lips ko puting-puti na. Nahirapan ako maghinga. Kinuha ko yung halogitan. Pinuri ko, malapino nagsisi ako. Malapino, hindi na ako tutuloy. Hindi na ako lalabas pagka-worker. Nagpuri ako ng nagpuri. Paulit-ulit, tanging alay ko, kinanta ko yon. Bumalik yung init ng aking katawan. At nawala na yung parang nahuhulog ako. Umiyak ako, minamahal. Pagpinili ka pala ng malapino, hindi mo pwede takasan. Harapin, ano mga pagsulat? Mga pag-uusik, mga paninir, harapin mo lahat. Hindi ikaw ang inuusik, hindi ikaw ang sinisiraan, kundi ang mahal na Panginoon. Sabi ng malapinon, kayo na nandito sa kaliwa, itatapon kayo sa dagat-dagat ang apoy. Dahil ako ay gutom, uhaw at walang damit, hindi niyo ako pinakain, hindi niyo ako pinainom, at hindi niyo ako dinadala. Sabi nung mga nasa kaliwa, kailan, malapin, kailan kami nakita? Nakita ka namin na gutom, uhaw o walang damit. Anong sabi ng malapin? Ang ginagawa niyo sa kapwa ninyo ay ginagawa niyo sa akin. So, mahirap pala. Walang accepted. You'll be thrown into the lake of fire if you will not follow the will of God. Love your enemies if you want to enter the
kingdom of heaven. Itasan natin ang kamay-awitan natin. Habang hindi kalapat ka ba pagkukulan na ba? Hallelujah! At wagas mo pagsita. Supper. Hallelujah. Sabi ng Biblia,
For as often as you eat this bread and drink this cup of, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak among you, and many died. So hindi po basta-basta kainin natin ang tinapayang sa araw na hindi po tayo nagsisisi. Dahil mayroon pong mga tinatawag na mga unguarded moments. May mga pumapasok sa ating isip na mga evil thoughts. Mayroon tayong naririnig na tayo po ay napoprovoke at nagkakasala sa Diyos. Pagsisihan po natin yan, minamahal. Hindi rin po pwede na hindi ka kakain ng tinapay at inom ng saro kung ikaw ay bautismado na. Yan ay palatandaan that you belong to the kingdom of God. You belong to the children of the Almighty. Karapatan po natin yan. Every last Sunday or first Sunday of the month, every month meron tayong isang basis na Holy Supper. Bakit? Para masuri natin palagi natin sarili at makapagsisi tayo. Kung pwede lang araw-araw. No? Kasi hindi ka na pwedeng kumain ng tinapay at uminom ng saro na hindi ka nakapagsisi. Kasi kung ang pagsisisi mo ay shallow, hindi taos puso, ayun, mapapalo ka. Ay, sabi nga sa verse 30, yan ang dahilan kung bakit maraming mahihina, nagkakasakit, at ang iba ay namamatay. So, hindi basta-basta yan. Hindi katulad nung kinagisan ng reliyon natin. Basta kain lang tayo doon. Dito sa atin. Sa kinagisan kong yung 2 years ako sa Jehovah's Witness, once a year lang sila nag-holy sa akin. Walang dumadampot. Takot sila. Nag-holy sa akin sila, pero walang dumadampot, walang kumakain. Nandoon yung tinapay at ubas, walang kumakain. Dahil pagkakain ka, ang katuruan nila, mamamatay ka. Damnation sa atin ng Bible. So, yung karapat-dapat lang daw ang kakain. Yung mga santo at mga santa lang ang kakain dyan. Ma-qualified. Tama sila. And we are the saints of God. Tayo mo. Tayo yun. Nasa atin. Nasa atin ang Holy Spirit. Signs, wonders, and miracles nangyayari sa buhay natin. So, tayo yung tinutukoy nilang santo at santa lang ang pwedeng kumain dyan. Yung mga naglilingkod sa Diyos na babalikan for rapture. Magsisiyang bawat isa. Bago natin kainin ng tinapay sa mga may naman, itasa natin mga kamay. Dagan ang mga Diyos na makapagbirihan sa lahat. Pinakamamahal namin, Panginoon Jesus. Minsan pa malapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano pa may naisip kayo at nabanggit na ng mga labi na hindi kaya ayon sa iyong banalapan. Patawarin mo bawat isa. Gawin mo kami karapat dapat sa banalapunan ito sa pangdalangin ng ating propeta sa ito panahon. Aming kagalang-galang at minamalang pastor, Willie Salveda, sa ito panalangin ng kanyang buong pamilya. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay. Sabi po ng 1 Corinto, Kapitulo 11, Versikulo 23 at 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro.
In verse 35, after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the new testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang sarap ng mahal. Hallelujah. Sa lako po ng hindi at baka po rin din po minamahal yung ating pong pagbabalik sa dako po ng Sinundungan Valley sa araw po ng Martes. Hallelujah na ang ating makapatiran doon ay ating pong bisitahin. Ilang taon na po silang hindi na bisita doon, minamahal. Hallelujah. Dalangin po natin sila. Hallelujah. Sila po ay magpalain ng malapinong ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin po Jesus, minsan pa malapin. Hallelujah kami po, malapinoon. Hallelujah, nagkasana sa iyo sa isip, salita, sa gawa. Malapinoon, patawan mong bawat isa o Diyos. Hallelujah. Sa panagdalangin mga pastor, hallelujah, pagaling mong karamdaman ng bawat ilang ito sa mga problema. Dalangin din po malapinoon ang tagumpay ng aming pong gawain sa dako po ng Sinundungan Valley sa araw ng Martes. Ilayo sa mga disgrasya, kapamakanan ng mga nato. Diyos, hallelujah, kami po ng pagpapalang sa dako ng Sinundungan Valley. Aking sinasawari, demonyo ng karamdaman, hallelujah, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hindi mo sa prosecution, this is racist problems, and even doubts, from the kasama, oh, Jesus, hallelujah, 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 oh, hallelujah,
Hallelujah. Yan din po namin ang tagumpay, Marupino. Alam sa pagbabalik ng Mr. Long Valley na rin. Jesus. Amen. Amen. Glory sa Lord. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin, minamahalang natin pong makamay. At tumalon po tayo tatlong beses. Sabay-sabay po natin isigaw ang Hallelujah. Praise the Lord. Three times. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating malapino. Hindi po tayo magtatagal minamahal para po sa announcement. Ating po pinagbata yung Ricky Kapitan. Praise the Lord.